Marami nagtatanong kung ano yung ginagamit kong ingredients sa paggawa ng Graham Ball. At syempre guys, dahil gusto ko maging inspirasyon ng kabataan, ay sinasabi ko yung ingredients para kahit papano ay makatulong ako sa kanila. Pwede rin kasi nila itong gawing side hustle. Kaya imbis na tumambay na lang sila, ay magkakapera pa sila dito. Madali nga rin pala itong gawin dahil hindi mo na kailangan magprito at magbake. Sasabihin ko na nga rin pala sa video na ito kung magkano yung capital namin at magkano yung kinikita namin sa isang batch. So guys, meron nga pala kami nalaman dito na grocery store na mura ang bilihin. Kumpara nga pala sa dati namin binibilhan, mas mura nga pala dito ng 2 pesos. Kahit 2 pesos nga lang pala yun, ay napakalaking bagay na yun sa amin. Lalo na guys, na marami yung binibili namin. Ang kinuha nga pala ni Mamang Graham Crush ay 12 pieces. Kasi guys, kapag nagagawa nga pala kami, 4 na pack lang yung ginagamit namin. Ang maganda nga pala dito sa grocery store ay nandito na lahat. Bumili na rin kasi kami dito ng marshmallow na gagamitin namin. At syempre, dahil nandito na rin kami, bumili na rin kami ng gamit pang pulburon. Bear Brand nga pala yung ginagamit namin para lasang mamahalin. Kahit nga pala mura namin binibenta yung pulburon, yung lasa naman niya ay pang high quality. At syempre guys, bumili na nga rin pala kami dito ng condensed. Ang kinuha nga pala namin dito ay 6 na pieces. Kada batch kasi dalawa yung ginagamit namin. Katabi nga lang pala ng condensed ay itong ebap. Isang buong ebap nga pala yung ginagamit namin per batch. Napakahalaga kasi nito para hindi tumigas yung Graham Ball. Lalo na guys, kapag hindi naubos. Bumili na nga rin pala kami dito ng mga Frosty. Tsaka panibagong condensed para sa ginagamit namin gulaman. Magkaiba kasi sila ng tamis. Kahit saglit nga lang pala kami namili dito ay ang dami na namin na pamili. At ang nagastos nga pala namin dito ay 1,500. Siguro guys, nasa 900 pesos yung nagastos namin pang Graham Ball. At syempre guys, sasabihin ko na nga rin pala kung magkano yung tinutubo namin per batch. Ipapakita ko na nga rin pala kung paano ako gumawa ng Graham Ball. Para kapag may nagtanong sa akin, ito na lang yung ipapakita ko. So guys, kanina ko pa sinasabi, 4 na pack nga pala yung ginagamit namin pang Graham Ball. At 2 condensed naman yung ginagamit namin para hindi medyo matamis. Kapag kasi nasobran sa condensed, nakakaumay na. At syempre guys, yung pinakamahalaga itong ebap. Kahit hindi nga pala siya nakaka-epekto sa panglasa, napakahalaga talaga nito. Kalahati nga lang pala yung nilagay ko ditong eba. Kasi guys, itong angel napakalaki. Ito nga pala yung kagandahan sa paggawa ng Graham Ball. Wala ka na ditong lulutuin at ibibake. At ito na nga pala yung result ng isang batch. So guys, yung puhunan nga pala namin dito ay 360. At nakagawa nga pala kami dito ng 7 pieces. Ang benta nga pala namin kada tub ay 110. Kaya guys, ang kinita nga pala namin sa 360 ay 770. At kung tatanggalin nga pala yung pinampuhunan namin ay 410 naman yung kita namin. Pero guys, mahirap nga rin pala ito ibenta. Kaya bago ako gumawa, dapat meron ng naka-order. Para sure ako na mauubos yung mga paninda namin. Mahirap kasi kapag natambakan, baka masayang lang. At syempre guys, swertihan na nga rin pala to. Marami rin kasi nakakakita ng mga video ko, kaya maraming umu-order. At syempre guys, hindi na nga rin pala ako naniningal ng shipping fee. Kasi guys, meron naman kasi akong sasakyan. Minsan nakakapagod, pero okay lang kasi masaya naman ako sa ginagawa ko. Kaya guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Guys, bukas nga pala, mamimigay ako ng worth 500 pesos na pulburon. Kaya bukas pala ng umaga ay mamimigay na ako. Kaya guys, punta na kayo. Kaya maraming salamat nga pala sa nag-sponsor sa akin. Shoutout nga pala kay IC, kay Jasmine, at kay Baby Peanut Marcelo. Kaya guys, punta na kayo bukas!